So yan, we are now live. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Usapang Asenso Weekly. Ginagawa natin to every Friday, 6 p.m. Philippines time. So nalita ko ng 12 minutes kasi 6:12 na dito sa akin. So before tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. No? Shoutout muna tayo. By the way, pwede nyo itong i-share sa mga kilala nyo, friends nyo, anyone na alam nyo na matutulungan nitong ating live kung saan pag-usapan natin all about personality development, paano ka magiging successful, paano mo ma-achieve yung mga goals mo sa buhay. Regardless kung saan ka nang galing, mahirap ka, mayaman ka, kung mayaman ka na, hindi mo na kailangan panoorin nito. No? Nakapagtapos ka, hindi, may trabaho ka o wala. Diba? Pwedeng-pwede mo magawa as long as willing kang matuto. Kasi kung hindi ka willing matuto, eh, hindi mo magagawa. Ganun lang yung kasimple. Okay? So, shoutout muna tayo sa mga nito. Sa mga gusto mag-shoutout dito sa TikTok, i-comment nyo dyan yung pangalan nyo. At saka yung mga first time na manonood sa akin dito ng live. Okay? Sa mga first time na manonood sa akin ng live dito sa TikTok, i-comment nyo yung pangalan nyo tapos sabihin nyo na first time para malaman ko kung gaano karami yung first time na nanonood sa atin. Dito sa Facebook, kita ko naman na kayo. Kita ko na kayo. Kaya, kita ko na yung mga pangalan nyo. Kaya hindi nyo na kailangan i-comment. Okay? So, shoutout muna tayo dito sa mga nandito sa Facebook. Kay Kirk, kay Trina, kay Reggie, kay Jomar, first time from Pampanga. Ayan, kay Mark. Dito nanonood yung aking tatay. Magandang gabi sa iyo, Papa. I love you, Papa. So yan, dito tayo sa ano, dito taman tayo. Shoutout tayo dito sa mga nandito sa TikTok. Comment niyo yung mga ano niyo. Comment niyo yung mga pangalan niyo para mabigyan ko kayo ng shoutout. Okay, shoutout kay Princess, kay Mark. Mark Pilago, kay sino pa? Kay Chair, kay Dania. Tama ba, Dania? Pagpasensya nyo na lang yung mga pronunciation ko, ha? Okay, kay Lance, first time. And kay Justin, Janelle, kay Javan, kay Jack. Sino pa? Kay Patrick, kay Elmer. And shout out kay Elmer, kay Rowan, kay Ian, kay Yuan. Sino pa? Kieliko. Tama? Kieliko. Kay Maria. Meron pa? Jet. Kay Van J. So yan. Sino pa? JR. Kay Jonadel. So yun. Hindi ko na kayo masi-shoutout lahat kasi sobrang dami. No? Hindi tayo matatapos. So, para to sa mga first time na umaten dito sa ating ano, Usapang Asenso Weekly, bibigyan ko kayo ng disclaimer. So, yung mga regular na uma-attend na dito, yung ating mga complete attendance, ito yung ating mga ka-asenso, no? Dito sa TikTok, eh, alam na nila. So, yung mga first-timer na lang, yung kailangan makaalam. No? Sa mga first-time na attend dito sa ating live, gusto ko lang po kayong bigyan ng warning. Okay, warning. Warning, ako po ay real talk magsalita. Medyo matalim po yung aking dila. Kaya pag ako nagsishare po ng ano, binibigyan ko na kaagad kayo ng ano, ng warning kasi pag ako nagsishare, pag ako nagsasagot sa mga question nyo, kasi pwede kayo magtanong dyan by the way, may makikita kayo dito sa TikTok, may makikita kayo na question marks, button sa ilalim, doon nyo ilagay yung tanong nyo, all about personality development, success, business, ganyan. Huwag nyo lang akong tanongin about mga investment, trading, cryptocurrency, kasi hindi ko alam yung mga ganyang bagay, real estate, hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Kumbaga hindi ako, alam ko pero hindi ako expert sa mga ganung bagay, so para sa akin hindi ako qualified sumagot sa mga bagay na yon kasi hindi nga ako expert. So yun. Yun. So balik tayo sa sinasabi ko, warning ko sa inyo sa mga first time na makikinig sa akin. Ano ko, real talk ako magsalita, sasabihin ko sa inyo yung kailangan yung marinig, hindi yung gusto niyong marinig. Kaya kung medyo sensitive yung feelings mo, kung medyo ayaw mo nang nasasaktan yung feelings mo, ayaw mo nakakarinig ng mga katotohanan na makakasakit sa'yo, eh, wag mo na lang akong panoorin. Kasi baka magalit ka lang sa akin. Okay? Hanap ka na lang ng ibang mga malalambing dyan na tao. Kasi hindi ako mabait, hindi ako malambing. Okay? Yun nga, real talk akong magsalita. Pero kung willing ka naman na malaman kung ano yung totoo, kasi para sa akin, lahat ng sasabihin ko sa inyo ay yung alam ko na makakatulong sa inyo para magbago, makuha mo yung mga goals mo, at yung totoo talaga. Kasi ako yung tipo ng tao na mas pipiliin ko na kagalitan mo ako or kamuhian mo ako kasi sinasabi ko kung ano yung totoo kaysa gusto mo ako kasi nagsisinungaling ako sa'yo.
No, ganun akong klase ng tao. Mas pipiliin ko na magalit sa akin yung mga tao at least ako nagsasabi ako ng totoo. Okay? So, ganun lang po talaga ako. Kaya warning na po yun sa inyo sa mga first time na manonood sa akin. So, with that being said, no, last pala, no, kung sakaling hindi ka pa nakafollow sa akin dito sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, kung saan ka man nanonood, no, aba, kusa-usa naman tayo, no? De, joke lang. Hindi, nasa sayo, kung sa tingin mo is nakakapagbigay ako ng value sa'yo, di follow mo ako. Kung sa tingin mo walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, hindi, wag mo akong follow, wag mo akong panoorin. Okay? And kung sakasakali man na gusto mo matutunan yung step by step kung paano ka makakapagsimula ng sarili mong negosyo online sa pagbibenta ng mga products online, kasi nag-provide ako, nagtuturo ako, nagbibigay ako ng mga step by step training via Team Genuine Academy, pwede kang mag-enroll for a one-time payment of 2,500 pesos. Doon sa 2,500 pesos na yon, may negosyo ka na. Okay? Hindi lang yun pagtuturo ko. Okay? May negosyo ka na, plus ako mismo yung magtuturo sa'yo kung anong step by step na gagawin mo. Halos kukopyahin mo na lang kung ano yung mga ginagawa ko na nakatulong sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa mga estudyante ko na kumita ng malaki at makuha nila yung mga pangarap nila. Okay? So, kung gusto mo malaman ko paano, kung nanonood kayo dito sa TikTok, punta kayo sa TikTok profile ko, tapos hanapin nyo yung link doon, may makikita kayong link doon, pindutin nyo yun, tapos yun magbibigay sa inyo instruction. Kung nanonood kayo sa Facebook page, kung saan ka man nanonood na page, message mo yun, para i-guide ka kung paano ka makakapagsimula. Okay? So with that being said, magsimula na tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Okay, may interesting kaagad ako na nakita. Okay, interesting na question. Okay. Happiness or money? Alin ang pipiliin mo? Happiness or money? Sige nga, kayo nga dyan, chat kayo dyan. Ano mas pipiliin mo? Kaligayahan o pera? Sige, ano sa tingin mo? Kaligayahan o pera? Money, ayan, halo-halo. Ha, money, happiness. Happiness po, both. Happiness, okay. So, yan. Ito yan eh. Itong tanong na to, para sa akin, parang ganito. Kung tatanungin kita, alin ang pipiliin mo, paa o kamay? Kung papipiliin ka, ano mas gusto mo? Paa o kamay? O kaya naman ay mata o bibig? O kaya naman ay puso o atay? Alin ang pipiliin mo? Parang ganun yung dating ng tanong na to sa akin. Bakit? Kasi, hindi ba pwedeng parehas? Hindi ba pwede yun? Sino may sabi na hindi pwede yun? Sino may sabi sa inyo na kapag may pera ka, hindi ka na pwede maging masaya, at kapag masaya ka, hindi ka pwede magkapera? Yeah. So, pwede naman parehas yan eh. Kasi katulad ko, meron ako niyan parehas. Diba? Mukha ba akong malungkot? Di ba? So, anong pwedeng parehas? Okay, ito kasi yan. Ito yung gusto ko na maunawaan nyo. Hindi naman hindi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Okay? Hindi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo, pero naaapektuhan ng pera ang lahat ng importanting bagay at tao sa buhay mo. Isipin nyo na mabuti yun. Pag-isipan nyo na mabuti kung may katotohanan dun sa sinabi ko na yun. Uulitin ko ha, hindi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo, pero naapektuhan ng pera lahat ng importanting bagay at tao sa paligid mo. Di ba? Kapag ka hindi mo makain yung bagay na yung pagkain na gusto mong kainin, di ba? Kapag hindi mo mabili yung mga bagay na gusto mong mabili, kapag hindi mo matulungan yung mga taong gusto mong matulungan, masarap ba sa pakiramdam 'yon? Kasi wala kang pera eh. Ikaw nga mismo kinakapos, paano ka patutulong sa iba? 'Di ba? So hindi naman talaga yung ibang tao may mga nagsasabi money can't buy happiness. Saka mo na sabihin 'yon kapag marami ka ng pera. Okay? So controversial 'yon. Maraming nagagalit sa akin kapag sinasabi ko 'yon. Ulitin ko nga, wala akong pakialam. Magalit ko hindi, wala akong pakialam. Kasi yun nga yung sinasabi ko eh. Saka mo na sabihin na money can't buy happiness pag marami ka ng pera. Kasi dun mo mapapatunayan kung totoo talaga eh. Diba? Kasi usually, yung mga tao nagsasabi ng ganun, money can't buy happiness, wala namang pera. So, paano mo nalaman? Sinabi lang ng ibang tao sa'yo, narinig mo lang kung kanino. Ikaw mismo, parang ganito yan eh. Halimbawa, sa buong buhay mo, never ka pang nakatikim ng tsokolate. Imaginin mo na lang yung ganun. Or may kakilala ka, ganito na lang, mas maganda. May kakilala ka na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakatikim ng tsokolate. Ngayon, ito yung tanong.
Papaano mo i-explain sa kanya yung lasa ng tsokolate? E buong buhay niya, hindi pa siya nakaka, ano, nakakatikim ng tsokolate. Paano mo explain? Anong lasa ng tsokolate? Medyo mapait, pero matamis. So, anong magiging dating nun dun sa taong hindi pa nakakatikim ng tsokolate sa buong buhay niya? Mapait na matamis. Mapait yung ampalaya. Tapos matamis. Parang ampalayang matamis. Ang sama naman nun. Nagigets mo? Paano niya malalaman yung lasa ng tsokolate? Kailangan niyang tikman. Kahit anong explain mo, hindi niya maiintindihan. At saka, hindi siya nakatikim ng tsokolate, hindi niya pwedeng sabihin na, ay, masama ang lasa ng tsokolate. Paano mo nalaman? Eh, hindi ka pa nakakatikim. Eh, sabi sa akin nung kaibigan ko, narinig ko sa balita, nakinig ko kay sa magulang ko, nakinig ko kay... Hindi pwede. Bago mo sabihin kung anong lasa ng tsokolate, dapat natikman mo muna. So, magkakaiba tayo ng opinion pagdating sa tsokolate. Merong mga tao na ayaw nila sa tsokolate. May mga tao na gusto nila ng tsokolate. Ako personally, gusto ko ng tsokolate pero hindi ako mahilig doon. No? Mabilis akong maumay sa mga matatamis. Okay? Pero gusto ko. Okay ako. Pwede mo kong pakainin. Hindi ko tatanggihan yan. No? Pwede kong tikman yan. Lalo, ano ba, hindi ko pa merong isang brand ng tsokolate na hindi ko pa natitikman. Pero may idea ko kung ano lasa ng tsokolate. So, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na, ah, sama lasa ng tsokolate. Huwag kang kakain ng tsokolate. Kung ako mismo, hindi pa naman ako nakakatikim. Nagigets nyo? So, that's the same. Bago mo sabihing money can't buy happiness, siguraduhin mo munang marami kang pera. Tsaka muna sabihin yon. Okay? Pag marami ka ng pera, pag mayumaman ka, tapos sa feeling mo, ay, hindi pa rin ako masaya. Na, kasi meron talagang mga tao, sinasabi nila na ganun. Ako personally, hindi naman ako sobrang yaman, pero marami akong pera. Pero masaya ako. Diba? So, saka muna sabihin yun pag ikaw mismo nakaranas. So, balik tayo dito sa happiness or money. Pwede parehas. Pwedeng parehas yan. And usually, the more na nagkakaroon ka nga ng pera, base sa experience ko, sa experience ng mga estudyante ko na kumikita ng malaki, eh, the more na nagkakaroon sila ng maraming pera, the more na sumasaya sila, hindi lang sila, kundi pati na rin yung pamilya nila. Kasi naibibigay nila sa pamilya nila yung gusto nila eh. Diba? Nai-enjoy nila yung buhay. Hindi sila nalilimitahan. Nakakapag-travel sila. Diba? Saka nakakita ang pamilya na nakakapag-travel na ang lungkot nilang lahat. Kasi nagta-travel sila sa isang magandang lugar. So, nakakita ng isang pamilya na ang lungkot nila kasi nakakain nila yung mga masasarap na pagkain. Di ba? So, yun. Kailangan ikaw mismo maka-experience bago mo masabi, hindi yung narinig mo lang kung kanino. Madalas kasi, yung money can't buy happiness na yan, ginagamit lang yan as justification ng mga batugan. Yun ha? Real talk. Ginagamit lang yan bilang justification ng mga batugan, pampalubag loob. Kasi hindi nila matanggap, hindi nila aminin sa sarili nila na kaya hindi umaasenso, umuunlad ang buhay nila. Kasi batugan sila eh. Ayaw nilang magbago. Ayaw nilang ayusin yung sarili nila. Ayaw nilang ayusin yung ugali nila. Ayaw nilang ayusin yung pag-iisip nila. Ayaw nilang magbago. So paano magkakaroon ng pagbabago? Andali lang. Ang ginaamadal silang gawin, manisi ng manisi kung sino-sino. Silang dahilan kung bakit kami mahirap. Sila. Ako, wala akong kasalanan. Sila palagi. Wala akong pagkukulang. Unfair ang mundo sa akin. Malas ako. Sila palagi may kasalanan. Wala. Perpekto ako eh. Diba? So, yun. So, I hope na nasagot ko itong question na ito. Ayos, no? Buti na lang. Maraming salamat doon sa nagtanong. Bigyan mo ako ng magandang katanungan. Okay? So, yun. Next question. Marami ba kayong natututunan so far? Comment kayo dyan sa ilalim ng learning kung marami kayong natututunan so far. Hindi nyo kailangan mamili. Pwede parehas. Okay, ito magandang tanong. How do you stop comparing yourself to others? Sino sa inyo dyan? Sino yung malakas ang loob na aamin na mahilig kang magkumpara ng sarili mo sa iba? Kung sasabihin mong hindi, alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. The fact na nararamdaman mo yung inggit, kapag nakakaramdam ka ng inggit, yun, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba eh. Diba? Lahat tayo, no? Huwag kang magmamalinis dyan. Even ako, nagkukumpara din ako ng sarili ko sa iba. Siguro, ang pinagkaiba-iba na lang natin ay yung frequency kung gaano tayo kadalas magkumpara ng sarili natin sa iba.
doon na lang siguro tayo nagkakaiba-iba. Eh, kasi ako, no, yan yung isa sa mga, ang hirap na binago ko sa sarili ko. No? Hanggang ngayon, ini-improve ko pa din. Kasi hindi naman ako perfecto. Hindi porket may narating ako sa buhay, perfecto na ako. Eh, yun, tanggalin nyo sa isipan nyo, ha? Yung mga nakikita nyo ng mga influencers, yung mga nakikita nyo successful na tao, yung mga nakikita nyo na nagbibigay din ng ibang ng mga advice dito, yung mga nagmo-motivate, yung mga ganon-ganon na naging successful, hindi sila perfecto, ha? Hindi sila perfecto. Meron lang silang ginagawang kakaiba, kaya nila na-achieve yung success na yun. Iba lang talaga silang mag-isip. Which is, kayang-kaya mo rin yun magawa. Yun nga yung reason bakit tayo may ganito, eh. Kung bakit tayo merong usapang Ascenso Weekly, para ma-share ko sa inyo paunti-unti kung paano mo rin magagawa, kung ano yung mga nagagawa namin. Kasi kaya mo naman talaga, as long as willing ka. As long as ibababa mo yung pride mo na yan. No? As long as willing ka makinig at matuto, kayang-kaya mo naman, eh. So, hindi kami perfecto. Kaya hanggang ngayon, ini-improve ko yan sa sarili ko, yung pagkumpara ng sarili ko sa iba. So, ito yung ginagawa ko, na pwede mo rin subukang gawin. Na pag nagkukumpara ko ng sarili ko sa iba, unang-una sa lahat, nire-remind ko yung sarili ko. Tinatanong ko yung sarili ko pala. Itong taong pinagkukumparahan ko ng sarili ko, kilala ko ba talaga siya? Yun yung question. Yung question na paulit-ulit kong itinatanong sa sarili ko every time na nagsisimula na akong ikumpara yung sarili ko sa iba. Question number one, kilala ko ba talaga siya? Okay, number two, question number two, alam ko ba yung lahat ng pinagdadaanan niya at mga pinagdaanan niya? Yeah? Kasi kung hindi, ang nangyayari, kinukumpara natin yung worst version ng sarili natin sa best version nila. Kasi yun lang yung nakikita natin dito sa social media, eh. Diba? Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, o kung saan pang social media, yun lang ang nakikita natin. Kasi yun lang naman yung pinupost nila, diba? Madalas, ang pinupost nila is yung ganda ng buhay nila, diba? Yung lifestyle nila, yung mga bagay na meron sila, yung mga bagay na nabibili nila. Best version nila yun. Pero alam mo ba yung mga pinagdaanan nila? Alam mo ba yung mga nilampasan nilang mga pagsubok sa buhay? Alam mo ba yung mga hirap na dinaanan nila? May idea ka ba? Kasi kung wala, yun. Ang ginagawa natin, kinukumpara natin yung worst version natin sa best version nila. So bakit worst version natin? Kasi tayo lang yung nakakaalam ng worst version natin kahit hindi natin i-post sa social media. Alam natin. Alam natin yung mga kapalpakan natin. Alam natin yung mga flaws natin. Alam natin yung mga insecurities natin sa sarili. Pero yung mga kapalpakan nila, yung mga insecurities nila, yung mga paghihirap nila, alam ba natin? Hindi. So ang unfair nun sa atin, di ba? Unfair sa atin yun pag ginagawa natin, pag nagkukumpara tayo ng sarili natin sa iba, kasi kinukumpara natin yung worst version natin sa best version ng iba. Nagigets nyo ba? So yun yung paulit-ulit mo na i-remind sa sarili mo every time na nagkukumpara ka. Kasi kailangan mong mahuli yan, eh. Maganda nga yun, eh, na itinanong ito. Ang ganda ng username niyo, Future Billionaire Luxury. Di ba? Ganda ng username. Maganda na aware ka na kapag nagkukumpara ka ng sarili mo sa iba. Kasi yun yung pinaka-importante in the first place, eh, yung awareness. Kasi paano mo gagamutin yung isang sakit na hindi... Paano mo gagamutin yung sakit mo kung hindi mo alam na may sakit ka in the first place, di ba? Hindi ka naman aware na may sakit ka pala. So, hindi ka mag-iisip ng paggamot sa sarili mo. Kumbaga. So, kailangan mo munang malaman yung sakit para malaman mo yung gamot. Nagigets? So, the same with this. Importante, aware ka na nagko-compare ka ng sarili mo sa iba. Kaya ka nadadown, kaya ka nai-insecure, kaya bumababa yung confidence mo sa sarili mo. Di ba? Dahil lang hilig mo magkumpara, buti pa siya, buti pa sila, sana all. Yeah? Naalala ko tuloy. May pag mayroong mga nagko-comment sa akin doon sa mga ano sa pinopost ko, especially kapag mayroon ako something na milestone na na-achieve. No, hindi ako mahilig mag-post ng mga na-achieve ko, no? Hindi naman lahat ng binibili ko, pinopost ko 'yan. No, para sa akin nagpo-post lang ako ng something na milestone, kumbaga para sa akin ay malaking breakthrough. Tapos ang goal ko kasi doon is mag-inspire ng tao na kung nagawa ko kaya rin nila. Kaya madalas ako nagkukuwento ng ano ng kung saan ako nanggaling, 'di ba? Kung ano yung pinagaling ako para i-remind palagi sa mga tao na ordinaryong tao lang din ako. Walang special sa akin. Kung makikilala nyo yung mga kaklase ko nung high school at college, ni isa sa kanila, kahit yung mga kamag-anak ko, kahit magulang ko, walang mag-aakala na magiging ganito ako.
Ako nga rin eh. Niminsan di ko naman pinangarap yung ganito na nung high school ako, someday, sisikat ako at makikilala ako ng maraming tao tapos yayaman ako. Gusto ko yun. No? Gusto ko yun pero sumasagi lang siya sa isip ko. Pero nung mga time na yun, pa imposible. No? Imposible para sa akin. So, ngayon na na-achieve ko na kung ano yung mga na-achieve ko, no? Minsan pag nagpo-post ako, ng milestone, something na achievement yun. May mga nakikita ko na nagko-comment yung sana all, di ba? Sana all. Ito yung para sa akin. Salit na sabihin mo na sana all successful, sana all mayaman, sana all maganda buhay, mas maganda kung sabihin mo na sana all masipag. Sana all determinado. Sana all matyaga. Sana all willing ibaba yung pride para matuto. Sana all willing baguhin yung ugali. Sana all willing baguhin yung mga paniniwala at pag-iisip. Sana all tuloy-tuloy. No? Sana all committed. Sana all di marunong sumuko. Kasi ang gusto niya lang madalas, sana all successful. Hindi magiging all talaga yan. Hanggang sana lang talaga yan. Kasi hindi lahat ng tao willing na gawin yung mga pinagsasabi ko. Maging masipag, maging matyaga, determinado, committed, consistent. Baguhin yung ugali, baguhin pag-iisip. Baba yung pride, hindi lahat ng tao gagawin yan. Gusto lang nila yung bunga, ayaw magtanim. Gets? So, balikan natin ha. Para maitigil mo yung pag-compare ng sarili mo sa iba, palagi mo itatanong sa sarili mo, alam ko ba yung kompletong storya ng buhay niya? As in, kilala ko ba talaga siya? Kasi kung totoong kilala mo yung tao na pinagkukumparahan mo ng sarili mo, almost every time, hindi ka maiinggit or pwede ka maiinggit pero hindi ka kaya almost every time ang sabi ko hindi naman sa lahat ng oras almost every time kung totoong kilala mo itong tao someone na successful talaga kilala mo siya alam mo yung pinagdaanan niya mas maganda nga kung relative mo kababata mo or kaibigan mo na nakita mo kung saan siya nanggaling tapos naging successful siya almost every time hindi ka ma-insecure sa kanya hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa kanya kasi alam mo yung ginawa niya eh. Alam mo yung pinagdaanan niya. Alam mo kung saan siya nanggaling. Ang mangyayari, may i-inspire ka pa. Na kung nagawa niya, kaya ko rin yan. Kasi alam ko kung saan galing yan. Eh. Ganito lang yan dati. Tapos ngayon, ganyan na. Gets? So I hope na marami kayo natututunan so far. Okay, marami ba natututunan so far? Learning ba? Comment kayo dyan ng learning. Kung maraming natututunan habang naghahanap pa tayo ng tanong. Ayos, no? Ayos. Meron nagtanong dito, paano makaka-escape sa mga toxic people na andun na yung sagot? Na andun na yung sagot sa tanong mo. Escape. Umiwas ka sa kanila. Wala nang ibang sagot. Okay, dun sa mga nagtatanong dito, paano mag-start ng business, ganyan-ganyan. Punta kayo dun, sa mga nanonood dito sa TikTok, punta kayo sa TikTok profile ko, TikTok bio ko, kung ano man ang tawag dyan. Tapos may link kayo na makikita doon. Pindutin niyo yung link na yun. Yun yung magbibigay sa inyo instruction kung paano. Sa mga nanonood sa Facebook page, message kayo kung saan page kayo nanonood. Okay. Ay, by the way, no, pinipili ko yung mga question na alam ko na hindi ko pa mga nasasagot before or matagal na simula nung nasagot ko para hindi rin ako maging redundant or paulit-ulit every week. Pero minsan talaga, paulit-ulit lang din naman yung magiging sagot kasi madalas, iisa lang yung sagot sa mga tanong. Kaya, ganun. No, pero hindi ko may pamangako na masasagutan ko ito lahat kasi ang dami nyo din. Pero pipilitin natin na makasagot as many as I can and yung mga question na alam ko na tawag dito, alam ko na marami kayong mapupulot na lesson. Uy, magandang tanong to. Parang ngayon lang to natanong sa akin. Coach, do you love your problems? Do you love your problems?
Sa totoo lang, hindi. Hindi ko love yung mga problema ko. Pero, ang love ko dyan ay yung proseso. Yun yung mahal ko dyan. Yung proseso, yung mga lessons na makukuha ko. Kasi, ito ha, syempre, wala namang kahit na sinong tao siguro na gustong-gusto na nagkakaproblema siya, na nahihirapan siya. Di ba? Sa atin, by default, program tayo na mahilig tayo syempre sa mga bagay na nakakapagpasaya sa atin at ayaw natin sa mga nakakapagpalungkot sa atin or sa mga ano. Kumbaga yung psychology na towards pain, away from pleasure, ay, towards pleasure, baliktad, towards pleasure, away from pain. Ayaw natin nang nasasaktan tayo, ayaw natin ng ganun. No? By default, yun ang programming natin. Ayaw natin na nasasaktan tayo. Kaya ako, kung tatanong mo ako na ganito, hindi ko din naman gusto. Pero naiintindihan ko kasi na every time na may dadating na mga problema sa akin, no, by the way, pinalitan ko yung terminology na yan. Sa halip na ang tawag ko ay problema, ang tawag ko dyan ay challenges na kailangan kong lampasan. Kasi pag nalampasan ko yung challenges na yan, level up ako. Kumbaga, pang gamer na thinking. Kasi medyo feeling gamer din ako. Eh, no? Mahilig din ako mag-games, no? Maglaro mga... Hindi lang yung mga competitive games. Hindi ako nag-ML. No, kaya sa inyo mga kabataan diyan ang hilig ano humihingi ng skin. Wala, hindi ako nag-ML. Hindi ako naglalaro ng ganyan. Hindi ako marunong Dota, yung nilalaro ko pero ang tagal ko na rin hindi nagdo-Dota. So ang thinking ko is ganun na every time na may challenges ako na mararanasan, ang tanong ko sa sarili ko is ano yung lesson na kailangan kong matutunan dito? Kasi every time yun naman talaga eh, pagdating sa success, kahit hindi naman success eh, kahit nga ano eh, kahit wala kang ginagawa sa buhay mo, may problema ka pa rin naman ng pagdadaanan. Pero yung mga problema na kasi na yan, ang purpose niyan, eh, turuan ka ng valuable life lesson. May tinuturo yan sa'yo. Kaya kung mapapansin mo, meron ba dito sa inyo, comment kayo dito, na ganito, na meron kang isang problema na paulit-ulit-ulit mong nararanasan? Meron ka bang ganung problema? Comment ka nga dyan ng yes. Comment ka dyan ng yes kung meron kang ganung klase ng problema. Yung problema mo na paulit-ulit-ulit mo nang nararanasan. Kaya nagtataka ka. Bakit ganun itong problema na to? Paulit-ulit na lang. Meron ka ba nararanasan na ganun? Comment ka dyan ng yes. No, kapag meron kang nararanasan na problema na paulit-ulit na lang, ibig sabihin, merong itinuturo sa'yo yung Diyos na hindi mo pa rin natututunan hanggang ngayon. Merong lesson na tinuturo sa'yo na hindi mo pa rin nagigets, hindi mo pa rin nakukuha yung lesson hanggang ngayon. Kaya paulit-ulit binibigay sa'yo yan. Kasi kung nakuha mo na yung lesson, no? Kahit umulit yung problema na yan sa'yo, wala ka nang pakialam kasi alam mo na yung gagawin. And kapag nagawa mo na yon, usually hindi na siya bumabalik. For example, problema. Ito, sigurado ko marami sa inyo makaka-relate. Problema pagdating sa pera. Palagi kang kinukulang. Palagi kang kinakapos. Palagi kang nagkakautang-utang. May problema ka sa pera. Ang pinaka-solusyon doon sa problema na yon is matuto ka ng financial management at magdagdag ka ng income. Kapag nagkakautang-utang ka, kinakapos ka, kailangan mo kasi magdagdag ng income. Hindi ka kasi, ang pinipilit mo kasi yung kulang. Kulang nga eh. So kailangan mo magdagdag. So yun ang isa sa mga purpose ng Team Genuine Academy. Kailangan mo magdagdag. Kaya marami sa mga estudyante ko, mga part-time, halos lahat sila. Siguro mga 98 to 99% part-time. Part-time lang nila ginagawa yung negosyo. Yung pagbebenta-benta online, part-time lang. Pero may trabaho pa din sila. Hindi ko sila pinaalis sa trabaho nila. Kasi kailangan pa rin naman nila yun. No? So, kailangan mo magdagdag ng additional income at the same time, kailangan mong matutunan mag-manage ng finances mo. Kailangan mong matutunan kung paano na i-handle yung pera mo sa tamang paraan. Yun yung hindi mo pa rin natututunan hanggang ngayon kung ang problema mo na paulit-ulit ay palagi kang kinakapos, palagi ka nagkakautang-utang. Hindi ka marunong mag-handle ng pera. Okay? Kaya yung dalawa na yon, usually, yun talaga, almost every time, yun ang solusyon, yung dalawang bagay na yon. Hindi mo pa rin natututunan hanggang ngayon. Or kung natutunan mo man, hindi mo ina-apply kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yung nalaman mo lang, tas hindi mo naman ginagawa kesa sa nalaman mo at ginagawa mo. Kasi pag nalaman mo at ginagawa mo, dun mo siya maiintindihan. Kapag nalaman mo lang, tapos hindi mo naman ginagawa, no, book smart ka lang. Pero paulit-ulit mo pa rin mararanasan yung problema kasi hanggang alam lang, hindi mo naman ginagawa. Knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Potential power lang yan. May potential lang yung potential na power lang yan. Pero hanggat hindi mo ginagamit, hindi siya actually magiging power. Wisdom. Wisdom yung power. Ang wisdom is applied knowledge. Wisdom kasi knowledge plus experience.
equals wisdom. In-apply mo eh, ginawa mo eh. Na-experience mo. Kaya naiintindihan mo. Madali kang i-explain sa ibang tao kasi naiintindihan mo, ginagawa mo eh. Diba? Kaya, lahat ng mga tinuturo ko dito sa inyo, lahat ng mga sineshare ko sa inyo, is na-explain ko sa inyo ng maayos, nasasabi ko ng maayos, wala naman akong binabasa. Wala akong kodigo. Kasi on the spot yung tanong eh. Alam naman ako, kodigo muna ako. Teka lang nga, Google muna ako ano bang sagot dito. Kaya alam ko yung sinasagot ko kasi ginawa ko eh. Ginagawa ko or ginawa ko. Kapag hindi ko alam yung sagot, sasabihin ko hindi ko alam yung sagot. Nagigets niyo? So yun. Ang enjoyin mo sa problema, hindi naman talaga yung problema, kundi yung proseso. Open ka na kung sakali may mga... Kasi sa buhay, gano'n naman talaga. Hindi naman maubos ang problema. Sa tingin nyo ba, pag kumikita ka na ng malaki, pag mayaman ka na, wala ka ng problema? Hindi. Meron pa din. Pero ang pinagkaiba kasi ng mga successful na tao sa mga hindi successful, yung mga hindi successful na tao, tingin nila sa mga problema, pinapahirapan sila ng Diyos, pinaparusahan sila, kamalasan, kawawa naman sila, unfair ang mundo. Gano'n ang tingin nila. Kaya paulit-ulit lang pinapa-experience sa kanila yung problema kasi ganun yung thinking nila eh. Yung mga successful na tao, kapag nakaka-experience ng problema, wine-welcome nila yan. Tine-take nila yan as a challenge. Hinahanapan nila ng lesson. Kasi alam nila na yung mga problema na yun ay pinadadala sa kanila ng Diyos hindi para pahirapan sila, kundi para pagalingin sila. Kundi para i-improve sila. Maging much better version sila ng mga sarili nila. Doon lang nagkakatalo sa kung papaano nila tingnan perspective. Okay? So, I hope na marami kayo natututunan so far. Learning ba? Learning? Marami ba natututunan so far? Okay, comment kayo dyan ang learning kung marami kayo natututunan. Okay, ito. Paki-explain naman, paano malaman kung pride o fear? Okay? So, unahin muna natin yung pride. Kasi ako mismo, yan yung isa sa mga greatest challenge ko. Okay? Yung pride na yan. Ma-pride akong tao. Alam ko yun sa sarili ko. Aminado ako. Sabi ko nga sa inyo, di ako perfectong tao. Ma-pride akong tao. And, para sa akin kasi, yung pride, ito yung, sa, yung version ko ha. May reason kung bakit nandyan yan eh. Para sa akin, lahat ng emosyon na meron tayo, no, na ibinigay sa atin ng Diyos, even yung mga negative fear, di ba? Negative emotion daw yan. Negative emotion, sadness, negative emotion. Diba? May reason kung bakit yan nandyan. Hindi yan ginawa, binigay ng Diyos sa atin para pahirapan tayo. May reason yan. No? May positive na reason kung bakit yan naandyan. Even yung mga negative na emotion. And even itong pride na ito. Kasi ito para sa akin ha. Nung binabalikan ko yung journey ko, ever since naman, mataas na talaga pride ko noon pa man. Ngayon, pababa na siya ng pababa. No, kasi ina-adjust kinsan, hindi pwedeng palaging mataas yung pride eh. May tamang kalalagyan yan. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. Nung simula ako sa negosyo, way back 2013, 18 years old ako nung mga time na yun. Ma-pride ako. At yung pride na yan, ang laki-laki nang naitulong yan sa akin. No, yung pride ko na yan. Sa paanong paraan, sobrang laki nang naitulong yan sa akin kasi yan yung reason bakit hindi ako nagpapadala sa mga negative na sinasabi ng tao sa paligid ko. Yung mga kilala ko, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko na hindi naniwala sa akin, na hindi ako sinuportahan, na hinihila ako pababa, na sinabihan pa nga ako na walang mararating yung ganitong klase ng negosyong ginagawa ko. No? Yung mga taong nang husga sa akin, yung mga taong sinasabing kalokohan yung ginagawa ko, yung mga taong nagsabi sa akin na masyado akong ambisyoso, akala mo kung sino, kasi nangangarap ako eh. Nangangarap ako ng mataas, gusto kong yumaman, gusto kong maging successful. Yung pride na yan ang rason kung bakit hindi ako nagpadala sa kanila. Kasi ma-pride ako eh. No? Ayaw ko na tama yung sinasabi nila. Hindi pwedeng tama yung mga sinasabi nila. Na hindi ko kaya, na hindi ko magagawa, na hindi ako magiging successful, hindi pwede. Sa sobrang taas ng pride ko na yon, mas pipiliin kong mamatay kaysa tumama sila. Ganong katindi. Ganong kataas yung pride ko. Mas pipiliin kong mamatay kaysa tumama sila. Sa sinabi nila sa akin na hindi ko kaya, na walang mararating, mas pipiliin kong mamatay kaysa tumama sila.
So nakatulong sa akin yung pride na yan. Para may pagpatuloy ko yung pangarap ko at makuha ko yung pangarap ko. Okay? So dun sa part na yon, sa context na yon, nakakatulong si pride. Kapag yung mga taong nagsasabi sa'yo ng hindi mo kaya, kasi walang kahit na sino ang pwedeng magsabi sa'yo na kung ano yung kakayanan mo o hindi mo kaya eh. Kundi ikaw lang talaga. Ikaw lang. Yung mga tao sa paligid mo, merong iba nagsasabi na kaya mo, marami nagsasabi na hindi mo kaya. Kung alin yung tanggapin mo, yun ang totoo. Kapag tinanggap mo yung mga tao nagsasabing hindi mo kaya, well, unfortunately, nanggagaling pa to madalas sa mga tao na inaakala mong susuporta sa'yo, di ba? Magulang mo, pamilya mo, kaibigan mo, sa kanila pa nanggagaling yun madalas. Kaya alam kong masakit. Alam kong masakit. Naintindihan ko kasi naranasan ko din. Pero kung alin dun yung tatanggapin mo, yun ang magkakatotoo. Walang kahit na sino ang may kapangyarihan talaga na magsabi kung anong kakayanan mo at hindi mo kakayanan. Kasi ito yan eh, para sa akin, kung ikaw nangangarap, lalo na mataas yung pangarap mo na, paano mo malalaman kung malaki yung pangarap mo? Pag kwento mo sa iba, tas pinagtawa ng kanila. Ibig sabihin, malaki talaga yung pangarap mo, kaya congratulations. Diba? Sinabi mo yung pangarap mo, kinento mo sa pamilya mo, sa magulang mo, sa mga kaibigan mo, pinagtawanan ka, nilait ka, sinabihan na hindi mo kaya. Diba? Sinabihan ka na ikaw? Kalukuhan. Diba? Ginanon ka, malaki yung pangarap mo. Diba? Pero kapag sinabi mo yung pangarap mo, tapos naniwala sila sa'yo, ibig sabihin maliit yung pangarap mo. Hindi naman palagi, pero almost every time ganun yung scenario. Pero para sa akin, kapag nangarap ka ng ganun, para sa akin, yung pangarap na yon binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Binigyan kanya ng vision na parang niyang sinasabi sa'yo na, anak, ito yung gusto ko para sa'yo. Di ba? Na, isipin mo na mabuti. Di ba? Parang ganun yung dating sa akin eh. Anak, ito yung gusto ko para sa'yo. So, kung ang Diyos mismo yung nagbigay sa'yo ng pangarap na yan, sino sa mga tao ang may karapatan na magsabi sa'yo na imposible yan. Itao lang naman sila. Kahit magulang mo pa. Di ba? Ang ganda na lang. Kung ganun mo siya iisipin, kung ganun mo siya titingnan, may reason kung bakit ka nangangarap ng ganyan. And, yung pangarap mo na yan, usually, sa simula, akala mo para sa sarili mo lang. Katulad nun, sinabi ko, gusto ko yumaman, gusto ko masenso. Dati, ang iniisip ko, akala ko, para sa sarili ko lang yun. Kasi sarili ko lang naman iniisip ko dati. Pero later on, as time goes by, nang tumatagal ako ng tumatagal, na-realize ko na hindi lang ako yung naaapektuhan nitong pangarap na to. Pati na rin yung iba. Kasi ito, magandang example. Ito, kayong mga nakikinig sa akin, kayong mga nanonood sa akin, I'm sure meron dyan sa inyo na nabuhayan ng pangarap na dating patay na. Na dati akala mo, nung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos nagsimula ka magtrabaho, usually doon namamatay yung mga pangarap eh. Yung lalo-lalo na una mong ma-receive yung sahod mo, usually doon namamatay yung pangarap. Kasi doon mo nakikita yung realidad ng mundo. Kumbaga, naakala mo dati, basta makapagtapos ka lang ng pag-aaral, eh okay na, sasagana ka na. Kasi ganun yung tinuturo sa atin, di ba? Sasagana ka na, okay na yung buhay, basta makapagtapos ka lang ng pag-aaral at makahanap ng trabaho. Tapos nung nagawa mo yun, no? Kahit nga hindi ka nakapagtapos eh, nung nagawa mo na makahanap ng trabaho, unang sahod mo, doon mo na-realize, hindi mangyayari yung pangarap ko. Sino sa inyo yung naka-experience din ng ganon? Comment nga kayo dyan ng yes. Kung na-experience nyo rin yung ganon. Ako lang ba yun? Ako lang. Kasi ganon yung naranasan ko dati. Nung unang beses ako magtrabaho, yun agad yung pumasok sa isip ko. Unang beses kong matanggap yung sahod ko, yun agad ang pumasok sa isip ko. Imposible yung mga pangarap ko. Di na mangyayari. Okay? Nang dahil sa pagiging successful ko, nang dahil sa achievements na nakuha ko, hindi naman ako yung sobrang yaman, pero hindi na ako mahirap eh. Maganda na yung buhay ko, kumbaga. Nang dahil sa unti-unti ko na nakukuha yung mga pangarap ko, nakakapag-inspire ako sa inyo ngayon na mabuhay ulit yung mga pangarap nyo. Diba? Yun ang ibig kong sabihin na akala mo sa simula para sa iyo lang yung pangarap mo na yun. Hindi. Pag naging successful ka, na-achieve mo yung mga pangarap mo na yun, makakatulong ka sa ibang tao, makaka-apekto ka sa ibang tao. Diba, nagtayo ka ng sarili mong negosyo, naging successful yung negosyo, hindi naman magiging successful yung negosyo in the first place kung wala kang mga tauhan eh. At yung mga tauhan na yun, pinapasahod mo. At dahil sa pagpapasahod mo sa mga tauhan na yun, nagkakaroon sila ng pangkabuhayan. Nakakatulong ka sa iba.
Yun ang ibig kong sabihin. Kaya walang kahit na sino ang pwede magsabi sa'yo kung ano yung posible at hindi. Ikaw lang. Ikaw magde-decide kung ano yung tatanggapin mo. So, pagdating sa pride, dun mo siya magagamit ng tama. Saan naman ginagamit yung pride sa maling paraan? Halos sa lahat na ng ibang bagay. Okay, halos sa lahat na ng ibang bagay. No? Sa relationship, hindi maganda yung pride, no? Nakikipagpataasan ka ng pride sa success, sa pag ikaw ay ano, na sa mga mentors. Hindi lang pag sinabi ko relationship, hindi lang sa intimate relationship, boyfriend, girlfriend, asawa, hindi lang doon. Pero relationship mo sa ibang tao, mga kaibigan mo, pamilya mo, mentors mo, di ba? Hindi pwedeng mataas palagi yung pride sa mga bagay na yun. Pag natututo ka, pag nag-aaral ka, di ba? Pagka inaaral mo kung paano maging successful, lalong-lalo na doon. Pag inaaral mo paano maging successful, hindi pwede yung pride. Kasi ang dami kong estudyante, I'm 26 years old. Okay, mukha lang akong 19. Feeling ko 19 ako. No? Na-stuck sa 19. Pero I'm already 26 years old. Mas madami yung mga estudyante ko na mas may edad kaysa sa akin. Kaya in the first place, dun pa lang, saludo na ako sa kanila. Na kahit mas may edad sila sa akin, nakikinig sila. Sinusunod nila kung ano yung tinuturo ko. Kasi di ba usually kung sino nakakatanda, siya yung mas may alam. Not necessarily. Hindi sa lahat ng oras. Diba? Pwede mas may edad ka sa akin, pwede mas matanda ka sa akin, pero kung mas malaki yung resulta ko kaysa sa'yo, may something akong ginagawa na hindi mo naiintindihan, hindi mo ginagawa. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Kung ayaw mo, diwag. Wala naman akong pakialam. Okay? So yun. Hindi naman siya nakabase doon. Kaya, binaba nila yung mga pride nila. Diba? So nagpaturo sila sa akin, inalam nila, and meron akong student, shout out kay Sir Fernando. Nandito ba siya? Nanonood ba siya? Hindi ko alam. No, meron ako student, kung hindi ako nagkakamali. Sir Fernando, pagpasensyahan mo na kung magkamali ako sa edad mo. 56 siya? 56 na nga ba? 56 or older? No? Limit ko. Basta, may edad na rin si Sir Fernando. Pero isa siya sa mga nakahit ng 100K club na. Ay hindi, 500K club na siya. No? Meaning na nalampasan na niya yung 500K na income. 500,000 ha, na income. No? Yung edad niya is pwede ko na siyang maging ano eh, maging tito, maging lolo, sa totoo lang. Pero, dahil sa binaba niya yung pride niya, nakinig siya sa akin, nakinig siya sa mga leaders, ng mga tinuturuan ko, ng mga may resulta, na-achieve niya yung resulta na yun. Iyon yung isa sa mga magandang example kung pagdating sa pride. Pagdating sa pride, itataas mo yan para sa mga tao na hindi naniniwala sa'yo. Para hindi ka nila maapektuhan. And the rest, ibaba mo na yan. Okay? Next, na pag-usapan natin is about fear. Okay, fear. Malayo naman kasi itong dalawa na to eh. Pride at saka fear. Fear, takot. Alam naman natin yan. No? Obvious. Obvious naman, takot. And para sa akin din, may magandang naidudulot rin ng fear. So for example, nakakakita ka dito sa TikTok. Diba? Papakita ng maraming pera. Diba? Papaypayang ka ng pera. Diba? Gaganon ka ng pera. Dami pera pinapakita. Diba? Mga sports car, mga ganyan-ganyan. Yung lavish lifestyle. Diba? Sarap daw ng buhay nila. Pinararamdam nila sa'yo as if parang andali-dali lang yumaman. Sabi nila, invest ka lang. Yayaman ka na. Diba? Nakaramdam ka ng fear. Nakaramdam ka ng doubt. Tama lang yun. No? Tama lang yun. Kasi hindi pwede sa lahat ng oras, hindi rin maganda na lahat ng opportunity susunggaban mo. Kasi may mga nagsasabi ng ganun eh, lahat ng opportunity susunggaban mo, kalokohan. Kaya maraming nai-scam eh. Lahat ng opportunity sinusunggaban. Kaya kapag nakarandam ka ng fear at doubt sa ganun bagay, okay lang yon. Kasi, ano yun eh, parang yung subconscious mind natin, yung programming natin, tinutulungan tayo para hindi tayo basta-basta magpapadala, hindi tayo mabiktima. Ang daming scammer dito. Sa TikTok, sa Facebook, ang daming scammer dyan. And usually, yun nga, yun yung red flags na ginagawa nila. Ang daming pera. Diba? Puro ganun yung pinapakita nila. Kaya mag-ingat kayo na mabuti. Ha? Mag-ingat kayo, mag-ingat kayo. Kasi napakahirap, napakahirap. Basta kapag naramdaman nyo na parang sobrang dali lang na kinabukasan, yayaman ka na. Next week, yayaman ka na. Next month, yayaman ka na. No? Lalo na't pinangakoan ka ng ganun.
121 million percent sure is kami yan. Walong taon ko na tong ginagawa. Walong taon na ako sa pagninegosyo. Walong taon na ako sa industriya. Walong taon na ako sa online. Kaya alam ko na yan. Alam ko na yan. Okay? Alam ko yung taktika nila. Binibigyan ko na kayo ng tip. So, makarandam ka ng fear at doubt doon, eh, magandang bagay yun. Kasi winawarningan ka ng sarili mo na, teka lang, huwag ka basta-basta maniniwala. Tama lang. Huwag ka basta maniwala, mag-research ka. Okay? Mag-research ka. Actually, meron akong video about dito. Hanapin nyo sa TikTok ko, yung about doon. Sa tatlong red flags, tatlong signs na scam yung nakikita mo. Ang dali-dali lang nilang maano eh. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung ginagawa nila. Pero baka in the future, mag-iba sila. So, i-update ko. I-update ko na lang kayo. Kung sakaling biglang mag-iba sila ng taktika. Okay? So, sa ganung bagay, okay na ginagamit yung fear. Ang problema is, gamitin ulit natin yung analogy ng opportunity. Nakita mo yung opportunity, kinabahan ka, natakot ka, ginamit mo yung takot na yun para mag-research, at tapos nalaman mo na okay naman pala talaga, legit naman pala talaga. Totoo naman talaga. Pero natatakot ka pa rin, dun na siya nagiging pangit. Kasi ang nangyayari na dun is, yung subconscious mind mo, yung programming mo, pinipigilan ka na para magbago. Kasi nakita mo na eh, na-research mo na, nakita mo legit talaga, okay siya. Totoo nga. Pero natatakot ka pa din, sa context ng opportunity to, binibigyan ko lang kayo ng example, doon na siya nagiging problema kasi pinipigilan ka ng sarili mo, natatakot yung sarili mo sa pagbabago. Kasi bago sa'yo, lalo na kung bago sa'yo yan eh. Di ba? Halimbawa, yung tinuturo ko, online selling, bago sa'yo yun. Wala kang experience sa ganun. Nakakatakot talaga sa simula. Yun, almost every time naman, lahat ng bago sa atin, nakakatakot. No? Pero para sa akin, ang pagiging courageous o pagiging matapang, hindi yan yung nagwawala. Sinong matapang dito? No? Hindi, hindi yan yung pagiging matapang. Para sa akin, yung pagiging courageous o pagiging matapang is kahit natatakot ka, sinusubukan mo pa rin. With the context nung sinasabi ko, ha? So sa opportunity, sinabi ko na mag-research ka, alamin mo. Alamin mo kung totoo talaga, kung legit talaga. So kapag nalaman mo na legit talaga, na totoo talaga, edi subukan mo. Kahit natatakot ka, kahit kinakabahan ka, nakakatakot at nakakakaba naman talaga sa simula, lahat ng bago. Kahit naman ako, nung nagsimula ako, kinabahan ako. Sino dito sa inyo, yung first time mo magbike, hindi ka kinabahan? Yung mga marunong, sa mga marunong magbike dyan. Yung dalawa lang ha, yung walang trainer wheels ba yung tawag nun? Training wheels? Yung walang training wheels ha, bike, dalawang gulong lang talaga, bicycle. No? Sino sa inyo yung hindi ka kinabahan? Hindi ka man lang nakaramdam ng kahit nakatiting na takot. Kalokohan, huwag mo akong lokohin. No? Lahat tayo nakaramdam. Kasi paano kung matumba ako? Paano kung matumba ako? Diba? Pero dahil sinubukan mo pa rin na magbike, no? Kahit natatakot ka, sinubukan mo pa rin, natumba ka nga, natumba ka, nagalusang ka, di ba? Nasugatan ka, pero dahil sa kagustuhan mo na matuto magbike, tinuloy-tuloy mo pa rin hanggang sa natuto ka at na-enjoy mo yung pagbabike. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Marunong ka na magbike. Naalala ko, hindi ko pa rin makalimutan yung time na natuto ako magbike eh. Maghapon talaga nag-aral ako, pinag-aralan ko pa yung maliit. Yung maliit, yung pambata na bike. Pero dalawang gulong lang kasi hindi ako marunong. Nag-aral talaga ako mag-isa. Kahit mag-isa ako yung una, may kasama akong kaibigan ko na tinuturuan ako kung paano, kababata ako. Pero pag tagal-tagal, gumabi na, dumidilim na, eh pinauwi na siya sa bahay. Ako hindi pa rin. Try pa rin ang try hanggang sa ano, sabi ko hindi ako uuwi hanggang nasa tapat lang naman ako ng bahay namin. Hindi ako uuwi hanggang hindi ko ano to kahit papaano na babalanse. No, hanggang sa nagawa ko siya. Hindi pa rin naman naging perfect pero araw-araw pre-practice ko ng pre-practice, nadadapa ako, natutumba ako, no? Nababangga ako, umi-slide ako, nasusugatan ako pero hindi mas nangingibabaw sa akin yung kagustuhan ko na matutunan magbike. Kaya kahit nasasaktan ako, tinutuloy ko pa din. Diba ang gandang analogy, ang gandang metaphor pagdating sa success? Na kahit kabado ako nung simula, nung una kong matutunan yung pagbebenta online, kinakabahan ako, paano kung magkamali, paano kung ganito, paano kung ganyan. Ang inisip ko na lang, mas mahirap na manatili akong mahirap ang habang buhay. Kaya susubukan ko na rin to. Malay ko magbago yung buhay ko dito, diba? Eh, nagbago nga. Kasi may kasabihan nga na success leaves clues. Okay? Success leaves clues. Ibig sabihin, lalo-lalo kapag meron kang mentor, merong formula yan eh. Kung paano maging successful. Meron. So, yung iba, medyo, yung ibang depende sa mentor mo, magkakaiba lang ng formula, magkakaibang industry, magkakaibang negosyo. No?
Pero may formula yan eh. So, kaya meron akong na-achieve. Kaya ako naging isa sa mga rason, pinakamalaking rason, bata ako naging successful, na-achieve ko yung mga goals ko. Eh, merong mentor ako na naging successful na yun, na nauna sa akin eh. So, ginaya ko na lang kung ano yung ginawa niya. Tinuro niya sa akin, sinunod ko na lang. Diba? Kaya kahit nakakakaba sa simula, nung una ko matutunan yun sa pagninegosyo, eh, sinubukan ko pa rin. Kasi yun nga yung thinking ko. Mas nangibabaw yung kagustuhan ko na may marating sa buhay, na may mapatunayan, na magbago yung buhay ko. Kasi sawang-sawa na akong maging mahirap. Sawang-sawa na ako na hindi mabili yung mga bagay ko na gusto, sawang-sawa na ako na hindi makain yung mga gusto kong kainin, sawang-sawa na ako na hindi mapuntahan yung mga gusto kong puntahan kasi wala akong pera. Ayaw ko na ng ganung pakiramdam. May kasabihan nga na mahirap maging mayaman. Totoo naman talaga. Pero mas mahirap maging mahirap eh. Mas mahirap maging mahirap. So yun, ayaw ko na maging mahirap. Kaya kahit mahirap na yung proseso ng pagninegosyo, kasi wala akong alam eh, wala akong idea. Wala naman nagturo sa akin nung before ako magnegosyo. Ang programming din sa akin na magulang ko, aral ka na mabuti, graduate, hanap magandang trabaho or abroad. Yun din ang turo sa akin. Hindi negosyo. So wala akong alam. And actually, sa totoo lang, pagdating sa negosyo, medyo dinidiscourage pa ako ng nanay ko. Hindi dahil sa hindi niya ako mahal. Mahal ako ng nanay ko. Okay, mahal ko rin yung nanay ko. Pero yung nanay ko kasi dating negosyante na paulit-ulit-ulit nag-fail. Paulit-ulit siyang nag-fail. Paulit-ulit na lugi, no? Maraming beses. Kaya para sa kanya, kaya niya ako dinidiscourage sa pagninegosyo kasi ayaw niya na maranasan ko yung naranasan niya. Pinoprotektahan lang niya ako bilang nanay. And madalas yung mga magulang niyo, ganun din. Ganun din sila. Kaya nila sinasabi na hindi mo kaya, ganun-ganun. Di ba? Mahal ka nila. Parang ang hirap paniwalaan nun, no? Mahal ka nila, kaya nila sinasabi yun. Pero intindihan mo nang mabuting sinasabi ko. Dati hindi ko rin maintindihan to eh. Kaya nagagalit ako sa nanay ko. Pero na naintindihan ko to, na-realize ko na, pagiging nanay niya lang talaga yun. No? Kaya niya ako pinoprotektahan lang niya ako. Para sa kanya, pinoprotektahan niya ako. Pero ako kasi, tinuro sa akin ng mentor ko na, pag nag-fail ka, ang failure, hindi yan yung nagkamali ka eh. Yung nalugi ka, hindi failure yun. Lesson yun. Magiging failure yon kapag sumuko ka na. So, ibig sabihin, ang mga totoong failure, yung mahilig sumuko. Kaya, yun yung reason ko bakit ko sinasabi yon. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka failure. Natuto ka lang. Sometimes you win, sometimes you learn. Hanggat hindi ka sumusuko, natututo ka lang. Lesson lang yon, stepping stone lang. Pero pag sumuko ka na, edi failure ka na. Okay? So, yun yung pagdating sa fear. So, merong tamang lugar yung fear. Okay? May tamang lugar kung saan mo siya dapat gamitin, no? And normal na matatakot ka sa mga bagong bagay na hindi ka sanay, hindi ka pamilyar. Okay lang yun. Okay lang yun. Ganun naman halos lahat sa simula. Pero, ang problema dyan ay kapag nanatili ka na lang takot. For example, ang tagal mo na ako nakikita. Ang tagal mo nang alam yung meron sa Team Genuine Academy, no? Na 1 million na hindi ka pa, wala pang 1 million yung followers ko dito sa TikTok eh. Nanunood ka na. No, ang tagal mo na. Paulit-ulit mo na naririnig yung Team Genuine Academy pero hanggang ngayon takot ka pa din. No, tingnan mo yung klase ng buhay na meron ka ngayon. Balikan mo. Mula nung napakinggan mo ko hanggang sa ngayon, may nagbago ba? Malamang sa malamang wala. Kasi wala ka namang ginagawang bago eh. Kasi natatakot ka pa din. Yun yung isang magandang example doon. Natakot ka pa rin hanggang ngayon. Eh, wala akong magagawa doon. No? Wala akong magagawa doon. Ako, hindi naman ako namimilit. Ayaw na ayaw ko nang namimilit. Kasi para sa akin, waste of my time. Sayang lang yung oras. Kakapilit. Dami-daming ibang tao dyan. Yeah. Kaya, mayroong tamang lugar na paggagamitan ng pride of fear. Hindi siya kailangan completely mawala. Kaya yung mga motivational choba na nagsasabi na, you must be fearless. Kalukuhan. Tigilan niyo ako. Kailangan daw fearless ka. Kalokohan. May tamang pinaglalagyan yung takot na yan. Pagbago, for example, madilim na lugar. Sobrang dilim, wala kang makita. Eh, fearless ako. No, hindi mo alam, bangin na pala yung kasunod. Eh, fearless ka pala eh. Eh, dinalaglag ka. Kaya yun ang ibig kong sabihin. May tamang lugar na pinaglalagyan yung fear. Okay? Ang pangit lang is kapag hanggang ngayon, alam mo na yung dapat mong gawin. Alam mo na legitimate yung isang opportunity. Alam mo na ito yung para sa'yo. Alam mo, malakas na yung ano eh, malakas. Madami ng signs na binigay sa'yo na ito na talaga yon. Pero takot ka pa din, ikaw na yung may problema kapag ganyan. Okay? So, with that being said,
I hope na marami kayong natutunan. Okay? Overtime na tayo. Actually, hindi. Sakto lang naman. Kasi late na din naman ako na nagsimula eh. So, I hope marami kayong natutunan. Marami ba kayong natutunan? Comment kayo ng learning kung marami kayong natutunan dito sa ating training for tonight. So, once again, sa mga first timer na manood dito sa training natin, ginagawa natin ito, Usapang Asenso Weekly. Every Friday, 6 p.m. Philippines time. Okay? Nagla-live ako dito sa TikTok, even sa Facebook. Nagla-live din ako. Kaya, sana makasama namin kayo every week. Okay? Sana makasama namin kayo kasi libre lang naman to. And isipin mo na lang yun na, imaginein mo yun, no? Libre mo lang ako pinapanood. Ang dami mo nang natutunan. Libre ka lang nanood for how many minutes? For 1 hour. What more pa, no? Kapag ka, naging isa ka sa mga estudyante ko sa Team Genuine Academy for a one-time enrollment fee na 2,500 pesos, may negosyo ka na. Plus, ako pa yung magtuturo sa'yo kung ano yung step-by-step na gagawin mo para maging successful yung negosyo na yun. Imaginin mo na lang. Dito pa nga lang, dami mo na natututunan, wala ka naman binabayaran eh. What more pa pag may binayaran ka na? Diba? Which is, hindi naman talaga bayad sa akin yun. Yung iba kasi akala nila bayad sa akin yung 2-5. Hindi. Bayad yun dun sa negosyo. Kapital mo yun sa negosyo. No? Bonus lang talaga yung pagtuturo ko kasi gusto ko maging successful ka. Okay? So, kung gusto mo malaman ko paano, punta ka lang sa, kung nandito kayo sa TikTok ko, punta kayo sa TikTok profile ko, pindutin nyo dyan yung link. May makikita kayong link dyan, pindutin nyo yun. Yun yung magbibigay sa inyo yung instruction kung paano. Kung nanonood kayo dito sa Facebook page, i-message nyo lang kung saan kayong page nanonood. Message lang kayo, tanong nyo kung paano mag-enroll sa Team Genuine Academy. Okay? So once again, sana kita namin kayo every Friday, 6 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. Kita-kits next Friday. God bless.